tingin. Nung araw kasi, hindi naman nakadamit bakla, babae yung bakla eh. Di ba? Ayaw magpapa, ayaw mag-out nung araw dahil katatawanan yun. Tsaka kahihiyang ka nung araw pagka, ano kay, isa kang bading. Hindi katulad ngayon na tinatanggap na sila sa society, di ba? Oh, at ang gusto pa, eh sila pa ang mga mamuno dito sa bansa natin, di ba? Sila pa yung they will call the shots, ha? Mga kaibigan, kung ano yung idikta nila kailangan, yun ang ipatupad. O mapapanood niya sa mga palabas ni na walang kakwenta-kwenta nitong si Kabayong Vice Ganda. Di ba? Vice Kabayo. Ngayon, eto ho eh. Maganda ho ito kasi ang layo nila. Unang-una, congested yung kanilang mga kulungan. Ha? O, eh wala namang ano yun. Kung tutusin mo eh, eto walang yan si Laila de Lima nung araw. Naging guest yan sa forum, panahon ni GMA. Eh, nagpupunta ako minsan doon, nag-a-attend ako. Naging guest yan. Ang itinanong ko dyan, eh, human rights, ano siya eh, chairman, di ba? Sabi ko, ba't hindi ho ninyo dalawin yung mga bilangguan? Para makita ninyo kung yung bang sitwasyon ng mga bilanggo, eh, yung ba, eh, ano pa, angkop pa sa tinatawag na human rights. Hindi ba? Kahit kasi, kahit na nakakulong yun, although marami na silang mga karapatan na nawawala sa kanila, eh, hindi naman na ibig sabihin eh, pwede mo na silang tratuhing hayop. Katulad ng alam naman nating nangyayari sa mga bilangguan, hindi ho ba? Siksikan sila doon. O, kasi ang ikakatwiran sa iyo, wala namang espasyo yung mga kulungan. E ba tayo nagkukulong ng matagal dyan? Kung, lalo na ngayon, ha, kung mag-hearing pa naman yung mga may kaso na nakakulong, eh tuwing schedule niyan eh, pinakamababa, isang buwan eh. Ha? Ang tagal-tagal nilang nakakulong, hindi matapos-tapos yung kaso. Lalo na pagka, ano pa, lagi pang napopospon. Wala yung mga public attorney, wala yung fiscal, yung prosecutor, mga kaibigan. Oh, eh magkakaroon ng postponement. Kaya patagal ng patagal, kahit na ang bababa lang ng mga kaso. Ngayon, eh, ano, ito, maganda ito naisip ng Quezon City. Mabuti pa itong mga taong ito, kahit na konsihal pa lang, ayan, may karapatan na maging konsihal. Kasi tama yung mga ipinapanukala nila. Isipin mo nga naman na nigarilyo ka lang sa karsada. Ha? O kaya eh, kasi tawag dati dyan, mga bagansya lang yan eh, kursunada lang yan eh. O, tambay. O, uminom. Bagay, masama yun yung minom sa kwa, sa publiko. Alarm and scandal. May mga ano yan, ordinansa ng dati yan. Pero hindi naman lahat ng ordinansa pinatutupad nila. Halimbawa, dyan sa Maynila, oh, yung merong ordinansa, kahit sa Quezon City, meron yan. Kahit saan, meron yan. Yung mga merong inuman na establishmento, eh, ipinagbabawal po yan. May ordinansa na ipinagbabawal na ang layo mo mula sa layo na 200 meters. Ha? Doon sa merong inuman. Merong simbahan pala. Simbahan o eskwelahan. Bawal yan. Ha? 200 meter radius. Ibig sabihin, 200 meters sa palibot na 200 meters yun, ha? Oh, kahit saang posisyon ka magpunta ron, 200 meters ang distansya mo, kailangan para ka makapagtayo ng establishmentong may painom.
may alak, nagseserve ng liquor. O, pinatutupad ba yan? Di ba yan din yung sinasabi natin nung sinimula nila yung kampanya laban sa tambay? Na dito, ano eh, kunya-kunyarihan eh, kurso-kursonada eh, kung ano yung gustong ipatupad. So, ano nangyari? Di ba ang dami nilang hinuli? Sige, pagkukulong mo yun. Ha? Eh, ang bababaw ng kaso, pwede namang magbayad. Di ba? O, yun ang pinakaparusa. So, ito ginawa nila ngayon. Kasi nung araw, talagang pwede kang dalhin sa piskal eh. I-inquest ka eh. Doon lang sa mga ganong kaliliit na kaso. Ano naman mapapala mo kung inquest mo yan? Di ba? Tapos ang bagsak mo, doon din sa pagbabayarin mo rin. O, di naaaksaya yung panahon ng yung proseso natin, halimbawa piskal, na may mas mga mahalaga pa silang kaso na dapat nilang pagtuunan ng pansin. Kaya yung mga piskal, alam nyo ngayon, hindi na nagbabasa ng kaso yan. Ang inaantay niyan yung lagay nung mag-ahabla kung sino yung may pera na magpapail ng kaso, kahit nga walang basihan eh. Igagawa ng resolution eh, mga kaibigan eh. Oh. Gagawa ng resolution para ipail sa usgado dahil binayaran siya ng complainant. Oh, kita ninyo yan. Ang dami niyan, ha? Kami lang, sa amin lang profesyon. Ganyan ang ginagawa na pangaharas. Katulad ni Erap sa akin. Hinaharas ako ni Erap. Kahit walang kwenta, ang utos niya rin sa tarantadong si Tugonon na makapalang muka, ngayon tatakbo pa sa Pasay, mayor daw, gago. Paano ka mananalo? Mangingikil ka lang eh. Eh yan lang, pagtakbo mo na yan eh, ebidensya na nakurap ka eh. Tapos nagbibintang ka pa sa ibang kandidato sa Pasay. Nakurap, gago. Ikaw ang kurap. Oh. Hindi ba kaya na-appoint yan eh? Ano yan? Iginawa niya ng kaso si Gloria, siya inutusan ni ano? Ni Dilima? Oh. Para ano? Kasuhan si Gloria. Makapagalaroyo. Oh, asan yung kaso niya? Dismiss. Mga kaibigan. Pero, na-promote siya. Mula sa pagiging city persecutor sa Muntinlupa, nalipat sa Maynila, pinalipat siya ni Dilima tsaka ni Drilon, kay Panot. Oh, umasenso. Mas lalong dumami yung binaluktot niyang kaso. Mga kaibigan, yun lamang kaso nung 15 pulis na sangkot sa droga ng Manila Police District, yung ni-raid ng SWAT. Oh. Eh yun, wala na tayong nabalita kung gumawa siya ng resolution na for the dismissal o for filing. Wala na ho. Tumahimik na yung kasong yun. Ito yung mga pulis ng district anti-illegal drugs ng Manila Police District na ni-raid ng SWAT. Pagkatapos doon sa kanilang mga locker, nakuha 5 kilo ng shabu. 50 mil. May mga parepernalya pa. Ang sabi pa nila nung nahuli sila, hindi raw drugs yun. Yun daw eh, tawas. Eh, nung idaan sa laboratorio, ang sabi nung legal ng Manila Police District, hindi, droga to. Oh, mga kaibigan, pinasinungalingan. Oh. Si Panot pa ang ano nun eh. Ang nakaupo nun eh. Oh, ngayon, ano nangyari? Nasa na yung kaso? Wala na ho. Wala nang balita. Magkano? Yun ang tanong. Hindi ba for a while, nung umupo si Presidente Duterte, tinanggal yan, sinuspindi yan ni Aguirre, mga kaibigan.
tungkol doon sa limang anong tawag mo ron, yung limang senior citizen na ikinulong niya. Isa doon sa lima na yon, inatake sa puso sa loob ng kulungan, mga kaibigan, na matay. Yung pala, hindi na dapat manatili sa kulungan yon, sapagkat meron ng order ang Department of Justice na pakawalan, i-release for further investigation or whatsoever. O kaya nagalit si Aguirre diyan kay Tagoonon. O mga kaibigan, bakit nakabalik sa Maynila? Yun ang tanong. Kaya lang ngayon tatakbo na, nagretiro na sa serbisyo, buti nga. Alam ko naman hindi mananalo yan, pero yung pagtakbo niyan siguradong may purpose eh. Mga kaibigan eh. Eh siguro takot siya maglabasan yung mga baho niya tungkol sa droga. Ha? Na mga inareglo niyang kaso ng droga. Oh, pa-inventaryo niyo yung mga hinawakang kaso niyan. 'Di ba yun ang inuukilkil natin nung una na pag-upo ni Aguirre, ang sabi natin, inventaryuhin ninyo agad. Kung talagang maglilinis kayo, inventaryuhin ninyo yung mga kaso na ipinail nito o hinawakan ng piskal, ng judge o kung Supreme Court. Dapat ganun din ang ipag-utos. Akalain mo, eto si Di Castro, nagyayabang meron daw siyang nung dumaan siya sa interview ng JBC, sabi, meron pa rin siya magagawang reforma sa judiciary sa loob ng maigsing panahon ng kanyang sakaling manungkulang Chief Justice. O ano nangyari? Ang pinagmalaki niya nung lumayas na siya, lalayas na siya, ang pinagmamalaki niya, naitaas niya rin yung sweldo. Reforma ba yun? Salary increase yun? Implementation yun yung ginawa niya Implementation ng salary increase. Hindi naman ho reforma yun Tapos ang claim niya, reforms daw yun. Bahagi daw na reforma yun. Makita na ninyo mga pa... tayo, hindi naman tayo abogado. Hindi naman tayo nagtapos. Pero napakalayo yata nung salitang reforma doon sa implementation, yung pagpapatupad. Pinatupad lang niya Alin? Yung sweldo. Meron ba na bago sa judiciary? Na reforma ba? Wala naman eh. Siya na meron na bago sa kanya. Lumaki yung take, yung ano niya. Ha? Retirement pay niya. Dumoble, mga kaibigan, sa laki ng sweldo niyan. Ngayon, eto ho. Maganda ito na sabi ko nga, dapat pamarisan ito sa sa buong Metro Manila. Itong ginawa sa Quezon City, mga kaibigan. Ang sinasabi ko ngayon, pagkatapos pala na makapagbayad ka, halimbawa, nahuli ka, may nilabag ka, yung violator, pipresent mo yung official receipt dun sa apprehending officer. Tapos, isasama niya naman dun sa certified true copy ng resibo dun sa dokumento ng kaso. Pagkatapos, yung kaso shall be considered closed. Closed case agad. Di tapos ka agad. Ang dali-dali naman nun eh. Mga kaibigan eh, di ba? Alam niyo, ayaw ang paninigarilyo. Meron nang nanalong kaso niyan eh. Hindi pa si Presidente Duterte nakaupo nun. May nanalong kaso diyan na President yan, mga kaibigan, sa paninigarilyo. Ba't ilalaban mo pa yun eh? Sa Quezon City, dinidiscourage na nila yung gamitin mo pa yung proseso ng ating batas, gayong makakapag-parami ka lang sa problema.
Ah, makakaabala lang yan. Tama yun, yung ginawa nilang yan. Kaya dapat po sa buong Metro Manila ipatupad yan. Bilang karagdagan po dito, kaya lang natin ito pinaliliwanag para alam ng mga tao ang kagandahan nitong ordinansang ito. Meron silang magandang ano eh. Hindi lang nila ito pinatutupad para lang paluwagin yung kulungan, kundi may purpose pa yung pondo, malinaw kung saan pupunta eh. Oh. At saka, hindi lamang, ano, hindi lamang multa ang pwedeng maging katapat. Kasi karamihan ng mga ganyang kaso, eh, maliliit lang, walang mga pera yan eh. Di ba? So, merong ano ron, meron silang sinasabi na in case na ang tao ha, eh wala namang ano, wala namang pambayad ng multa. Meron siyang choice. Pwede siyang mag-community service. Yan. O, hindi mo ba? Yun ang kapalit naman kung walang pambayad yung tao. At saka ito ha, sinasabi ho dito na yun, yung on the, those who do not have the means to pay the fine may render community service instead. Siguro, pagwawalisin ka siguro, isa yun sa community service eh. Pagkatapos, yung mga makukolekta rito ah, sa multa, hahatiin sa siyudad para sa city government at saka sa barangay. Kung saan kang barangay nahuli, may ano yun, may yung kalahati sa barangay. O yung pagkain, other allowances ng mga barangay, public safety officers, tsaka yung mga deputized personnel, kukunin doon sa share na yun na mapupunta sa barangay. O, mga kaibigan, di ba maganda? At least may nag-iisip ng solusyon. Ha? Lalo na may mga nangyaring insidente na hindi kanais-nais, di ba? Tulad dito sa Makati, yung inaantay lang bumaba yung lumabas yung kasama nila, katrabaho nila, kaopisina nila. Akalain ninyo, dinampot sila. Mga kaibigan, di ba meron pa napatay? Sipin ninyo yung kalupitan yan. Sobrang kalupitan sa mga maliliit na tao. Ito kasi sinasabi dito, sa record ng National Capital Region Police Office, mahigit 405,000 ang mga nahuli sa Metro Manila mula noong June. Dahil lang sa paglabag sa mga ordinansa. Doon sa Quezon City, halimbawa, no, yung Batasan Police Station, meron sila ngayong 152 na lalaking inmate. Ha? Kahit na yun, para lamang pagkasya ng 40 katao. Doon naman sa Talipapa Police Station, 176 ang inaresto, ha, na magkakasama doon sa espasyo na para lamang sa 15 katao. Isipin ninyo yun. Sobrang congested na. Di ba may mga ano nga ngayon eh, mga bilangguan eh. Ang tulog para makatulog sila lahat ng medyo nakahiga, 2 shift. Merong morning shift, merong evening, night shift, mga kaibigan. Hati ang ginagawa nila para lang maidiretso yung katawan. Ha? Doon sa simento, sa baldosa. Tignan ninyo yan. P-
Pero wala nag-iisip na solusyon. Laging ang katwiran eh. Anong gagawin natin eh? Ganito lang kalaki. O, ba't di kayo mag-initiate ng mga kwan? Patulad ng ginawa nito. Wala kasi nag-iisip eh. Ha? Mga kaibigan, nakakahiya naman yung isip nyo. Parang lito lapid. Ha? Yung isip nyo na yan eh. Pag binenta eh. Mahal yan. Kasi hindi nagagamit. Slightly use. O, di ba? Mga kaibigan, eh, yan, dapat pamarisan ito sana sa kwan. Sa buong Metro Manila. O, hindi lahat ng bagay, eh, inaabuso ng police.